Good morning po sa lahat. So, matagal po akong hindi nakapag-vlog. So, yung gagawin natin ngayon is yung tupig. Sikat siya sa dito sa part namin sa Northern Luzon. Makikita mo lang siya sa kalsada. Minsan magkatabi-tabi sa Ilocos, sa mga land, iba-iba. Marami. Basta masarap po siya. So, itong tupig na gagawin ko is sa kawali lang po ito. Kukunti lang yung ingredients niya. Malagkit. Ano yung tawag dito? Gata. Yung gata is yung nasa pack na yung ginamit ko. Pwede din yung fresh gata. Tapos yung tubig po nito galing dito sa buko. Yun yung ginamit ko. Isang buko. Tapos sugar. Tapos margarine or butter. Pwede din po. So, start na natin. Una po natin ilalagay is yung gata. Tapos next yung sugar. Tunawin mo, mabuti mo na yung sugar. Next po is yung niyog. Sabi nung napagkuhaan ko ng recipe, nagtitinda po ito eh. Ito yung pinakamatanda sa ano, barangay na yun. Dati siya lang daw nagbebenta. Tapos yung mga kapitbahay niya, nag-observe na. Kasi doon lang din siya nagtitimpla ng ano niya eh, tupig niya. Kaya yun, nakita nila. Oh, sabi-tabi na sila. Ang sekreto daw sa masarap na tupig is maraming buko. Itong nyug. Yun po yung sekreto daw. Tapos, ito. Glutinous rice. So, yung sukat, ilalagay ko na lang sa description mamaya. Yung next is yung butter or margarine, pwede kahit alin doon. Sa mga nasa abroad dyan na naminis ito, pwedeng-pwede nyong gawin. Itatry ko din sa foil kasi siguro doon sa abroad walang daon ng saging. Itry ko kung anong lasa. Mag-try tayo kahit dalawa. Ito pwede nang balutin. So lalagyan natin sa dahon ng itong dahon ng saging ano po ito ah, pinadaan ko na sa apoy sa Maykalan. Yan, kasi pag tapos nilinis. Tapos, kasi pag ibabalot mo siya ng hindi dumaan sa apoy, is mapupunit-punit po siya. Pagka-sanitize na rin niya yun, yung pagdaan ng apoy. So, kahit ano lang, isang kutsara or dagdagan nyo. Huwag pong masyadong madami kasi ano po siya, luluwa. So, ganyan. Ilalak. Tapos, ganyan lang siya. Napakadali lang siya itupi. Kaya tinawag din tupig kasi tupi, tinutupi. Ganyan. Lagay natin dyan.
Na-miss ko kasi ito. Kaya gumawa na lang ako ng pang-merienda namin mag-asawa. So ilalagay po natin siya. Dapat mahina lang po yung apoy ah. Pa ganun po. Pa yung may tupi sa ilalim po para hindi po siya bumuka. Mahinang apoy lamang. Huwag madaliin. Oh, napasok ako maigit. So, kailangan mag-ingat kasi mainit. I-check natin siya. So, pwede na siyang ibaliktad. Bali-baliktad lang ito eh. Pwede na ding ibuka yan, pero painitin pa natin yung sa likod. Yung mga nagbibenta sa kalye, expert na sila, hindi sila napapasok, sanay na. Sabagay ako, kahit ilang beses na akong napasok, kakagawa ng cake, okay na. Basta mapasaya ko yung mga customers ko. Salamat sa mga ano, solid customer ko dyan. So, i-check po natin siya. Mainit. Oop. Pwede na. Luto na siya. Mainit ko lang ng konti, tapos kukunin ko na. Mainit. Pag sa ano to, bilihan talaga. Kumaganon-ganon lang sila. Minubuka-buka lang nila. Hindi ko siya pinahiran ng margarine or oil yung saging. Pero hindi po siya ano, dumikit. Kasi may, ano na po, butter yung mixture. Kaya hindi, no need ng lagyan ng, ano, pahidan pa ng oil or kung ano pa man yung saging. Hindi na siya dumidikit. Ito na po yung outcome ng niluto natin. So, mayroon pang tira doon, on process pa siya. Try ko siya, ah. Hindi mainit. Hindi po siya dumidikit sa dahon ng saging kasi mayroon na pong ano po, butter or margarine po yung mixture natin. Ang ganda niya. Pero yung lasa, tikman natin. Oh, mainit. Masarap po siya. Real talk, masarap po siya. Tapos yung totoo nga yung sinabi nung gumagawa, mas masarap ang tubig pag maraming nyo. Kasi yung texture niya. Tapos yung lasa niya, basta nag-mix-mix na, masarap. May konting ano din siya, sipa ng parang malat ng konti. Kasi yung butter, salted siya. Masarap. Kaya huwag nyo nang lagyan ng asin. Hindi ba nilalagyan ng konting asin? Pero hindi ko siya nilagyan kasi yung butter may asin na. Pwede din pong margarine ha. Masarap siya. Maka ito hindi na maabutan ng asawa ko. Favorite ko kasi. Salamat po sa lahat. Sa susunod po ulit. Try nyo din. Napakadali po. Napakadali niya. Lahat po ngayon is, ano na, andyan na sa mini grocery or sa tindahan. Glutinous rice, bibilihin nyo na lang. Buko, nasa harap din ng mga ano yan, kalsada. So, lahat andyan. Asukal, tindahan din. Oh, napakadali. Hindi nyo na kailangan magsunog ng mga
ano dyan, ano yung tawag dito pang barbecue? Pwede na sa kawali. Ang lasa niya parehas na parehas. Super sulit pang merienda. Pwede din ito pag may event. For sure, yung mga bisita nyo hindi taga Northern Luzon is magugustuhan nila. Salamat po ulit. Thank you so much.